Hi, for the vlog and share stories. Alam mo ba namin na siguro kung loloobin ng Diyos na ma-request ko dun sa aking din yung aking pangangailangan kasi gusto ko talaga makapagtapos ng pag-aaral. Yun yung goal na goal ko talaga. Then, supportahan lang talaga ako. O, kaso, hindi eh, kasi mahal ang uniting talaga. Gusto ko ipagpahit yung aking bisikleta, kung anong meron ako, yung boots ko, yung Levi's ko, yung bisikletang alloy, ano meron yung mga importanteng gamit na pwede kong dalhin sa Manila, ipagpapalit ko, ibebenta ko para lang magkaroon ako ng pambayad sa uniting. Kasi ano na eh, ako kasi parang yun yung gusto ko mangyari sa buong buhay ko. Na makatapos talaga ako ng college. Pero nagkaroon ako ng tampo din sa sarili ko. Yung tampo ko nun, pag may problema ka, hindi mo nabigyan ng solution yung problema yun. Yun yung magiging ano eh, parang yun yung ano, yung parang may stress ka o kaya ay yun yung magiging kahinaan mo sa sarili mo, yung kawala mo ng tiwala sa sarili, bababa yung pagtingin mo sa sarili mo. Lalo nakakaranas ka ng mga kakulangan sa financial, moral, wala kang moral support, wala kang hindi ka naiintindihan ng kapwa mo, hindi ka naiintindihan ng pamilya mo, hindi ka naiintindihan ng kaibigan mo, hindi ka naiintindihan ng lipunan eh. Kasi lahat ng ganun, pag hindi mo napaglabanan yun, magiging ano yung balakad sa pag-angat mo sa buhay. Noong time na ganun na nangyari sa buhay ko, parang bang ano, mabuti na lang meron ako mga isang kaibigan na pagkakwentuhan ko ng sama ng loob ko. Pero with that, anin eh, saan mo gagamitin? Yung bagang maganda kasi nakakapagbigay siya ng mga tanong na napapaisip ka din bilang isang ikaw ay si Michael Arsene. Ano bang plano mo? Ano bang purpose mo? Ba't kung... gusto ko lang talaga pagtapos ka ng pag-aaral, hanggang doon na lang ba? Parang kinukuha mo lang yan dahil gusto mo lang magkaroon ka ng titulo, title, or ano, whatever. Pero, ano, pag nakatapos ka, ang hirap din naman diba mag-apply ng trabaho. Di ba, kailangan mo din ng bato doon sa pag-apply mo. Talagang mahirap din talaga. Then, sabi ko, maganda yung hangarin ko sa buhay ko. Pero, hindi ako siniswerte. Hindi ako mapalad. Kaya sabi ko, parang sa akin, ano, ang ganda naman ang gusto ko mangyari sa sarili ko, pero hindi naman siya nagiging maganda dahil hindi naman pinagkakalob sa akin. Parang ang naging plano ko, mas bumunta na lang ako sa mababa. Di ba sabi, mas kung magkakaroon ka ng malalim na pangarap, dun ang, kung mangarap ko din naman, mas laliman mo na. So, malalim pangarap ko, pero naging mababaw na lang siya. Kasi kulang kasi talaga sa support nung ano. Ayoko kasing naranasan ko kasing late ako. Kaya naging ganun ako, agresibo ako eh. Pero kung di siguro ako nilait, baka iba yung ano, yung buhay ko. Kasi magiging isi-isi lang ako. Nakaranas ako ng mga ganung mga salita. Kaya lagi ko siyang pinaglalaban. Lagi yung aking sandata, yung aking battle. Siguro naging ano lang ako, naging salamat dahil may ganung hindi dahil sa kanila na nilait nila ako, hindi dahil sa mga ganung klaseng tao. Siguro hindi ako nagtagumpay kasi sa dami ko din naman ng training certificate, hindi yung yabang na ginawa ko yun kasi pagsikapan ko. Pero deep inside, may kayabangan din taglay ako kaya kinuha ko din siya. Pero hindi yun ang layunin ko at saka gusto ko eh. Kasi kaya ko naman siya kinuha, talagang pinagsikapan ko yun kasi kailangan ko yun. Diba sa isang qualification, ang magkaulam kung ikaw ay electronics, mag-aral ka ng electrical, 'di ba? So at least may background ka. Kung ikaw ay mag-aral ng computer, kailangan mag-aral ka ng electronics. So yun ang naman and for the vlog and share story. Sa video ito, yung masamang comment, mabuti lang, wala namang pinagkaiba yung pabalik ko yung sa my channel. Bye.